Noong November 5, 2016, ang dating mayor ng Albuera, Leyte na si Rolando Rosal Espinosa ay pumanaw habang nasa loob ng Baybay City Provincial Jail. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay nagugat sa kanyang pagkakadakip noong October 2016 dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Ayon sa ulat ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG, ang pagpanaw ni Rolando ay bunga ng isang engkwentro kung saan siya umano ang unang nagpaputok ng tangkain ng CIDG na maghatid ng search warrant sa kanya habang siya ay nakakulong sa hinala na itinatago nila Rolando ang baril at shabu sa kanyang selda. Ang insidente ito ay nangyari sa gitna ng mga paratang na si Rolando ay bahagi ng kalakalan ng droga. Isang akusasyon na inihayag ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na naglunsad ng isang kampanya laban sa droga na naglalayong sugpuin ng mga krimen na may kaugnayan sa droga. Ang Commission on Human Rights at ang Organisasyong Karapatan ay parehong itinuro si Duterte bilang may pananagutan sa pagkamatay ni Rolando Espinosa, isang pangyayari na kinundena ng Senado bilang isang halimbawa ng extrajudicial killing. Pero sino nga ba ang mga pulis na sangkot sa insidente? Nasaan na kaya sila? Sila nga kaya'y naipakulong? Sino nga aling talaga yan? Drug lord yan eh. Sa credibility lang, para sa akin, zero yan, si Espinosa. Bakit tayo nakikinig sa isang drug lord? Pag-aaway-awayin ng pulis para siguro ma-divert yung, hindi lang siguro, para may divert doon kami mag-focus gaya nung ganito nangyayari. Imbis mag-focus kami doon sa mga drug lord, tapusin yung illegal drug sa Pilipinas, nandito kami nagtatalo-talo. Of course, I will believe the police. Even if it is not true, I will believe the police and you, the military guys. Kasi magkasama tayo sa gobyerno, ako yung commander-in-chief. So kung sabihin ko sa inyo ang nangyari, yun na yun para sa akin. Si Rolando Rosal Espinosa, isang politiko sa Pilipinas, ay naging mayor o alkalde ng Albuera, Leyte matapos manalo sa eleksyon noong May 2016. Ang kanyang pangunahing advokasya sa kampanya ay ang paglaban sa illegal na droga. Bago niya pinasok ang mundo ng politika, si Rolando ay may-ari ng tatlong bahay at isang hotel sa Albuera. Ang Philippine National Police ay nagpahayag din na ang kanyang anak, si Roland Kerewin Eslabon Espinosa, ay kasangkot sa illegal na droga. Noong August 1, 2016, hinamon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sina Alkalde Rolando Espinosa at ang kanyang anak na si Kerwin na sumuko sa loob ng 24 oras dahil sa kanilang pagkakasangkot sa kalakalan ng droga at pagkakanlong ng mga drug trafficker na may banta ng aresto at posibleng kapahamakan kung sila ay lalaban. Dahil dito, si Rolando ay kusang sumuko kay dating PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa Kamkrame noong August 2016. Inamin niya na ang kanyang anak na si Kerwin ay bahagi nga ng kalakalan ng illegal na droga sa Eastern Visayas at hindi kayat niyang sumuko rin ito, lalo pat meron itong umiiral na warrant of arrest. Kung ayaw mag-surrender ni Kerwin at siya lumaban, papatayin namin siya. Okay lang sa'yo? Okay. Ha? Okay. Okay lang sa'yo, ha? Okay. Pag hindi siya mag-surrender, pag mamamatay siya, ha? Opo. Patayin na ito ni General De La Rosa pag nag-back out ako. Oh, I'll take his word. Si General Bisula, patayin ko siya. Papatayin ko talaga sa pag siya'y niluloko niya ako. Niluloko niya yung presidente. Gayunpaman, itinanggi ni Rolando na pinondohan ng pera mula sa illegal na droga ang kanyang kampanya sa eleksyon. Umayag siya magpa-drug test na ipinasa niya at kanyang isinuko ang sarili sa CIDG, ngunit nang siya ay arestuin, wala pang opisyal na warrant of arrest laban sa kanya. Kinabukasan, madaling araw ng August 3, 2016, bandang alas 5:30 ng umaga, isang engkwentro ang naganap sa pagitan ng pulisya at 12 armadong lalaki sa barangay Binolho, Albuera na sinasabing may koneksyon kay Rolando Espinosa. Sa sagupaan na ito, 6 sa mga lalaki ang namatay. Nakuha mula sa kanila ang 237 grams ng bato na tinatayang nagkakahalaga ng 1.9 milyon pesos, pati na rin ang ilang mga armas. Kinabukasan, August 4, ang CIDG Region 8 at ang Albuera Police Station ay nag-file ng criminal charges laban sa pamilya Espinosa. Pagkatapos nito, August 6, umalis si Rolando kasama ang kanyang anak na babae at asawa mula sa tirahan ng PNP Director General sa Kamkrame at nagbalik sila sa Leyte. Kinabukasan, August 7,
Inilabas ni Duterte ang listahan ng mga opisyal ng gobyerno, mga pulis at mga legal practitioners na di umano'y sangkot sa illegal na droga sa bansa, kabilang si Rolando Espinosa sa listahang ito. Sa kabila ng mga kontrobersya, nagpatuloy si Rolando sa kanyang tungkulin bilang alkalde ng Albuera simula noong August 16. Noong namang August 24, 2016, si Rolando ay lumapit sa pulisya upang humingi ng proteksyon dahil sa mga bantang natanggap niya laban sa kanyang buhay. Sa kanyang paglapit, ipinahayag niya ang kahandaang ibunyag ang mga koneksyon ng kanyang anak sa illegal na droga. Tatlong araw pagkatapos nito, dinala siya ng pulisya sa kanilang kustodiya. Pagdating ng October 5, si Rolando ay inaresto dahil sa di umano'y pag-aari ng illegal na droga. Ito ay matapos makakita ang pulisya ng hindi bababa sa 11 kilograms ng bato sa ancestral home ng mga Espinosa sa Albuera. Pagkatapos ng kanyang pag-aresto, dinala siya sa Baybay City Regional Trial Court kung saan nag-utos ang hukuman ay kulong siya sa Baybay City Provincial Jail. Noong Oktubre rin, sinampahan siya ng kaso ng korte dahil sa pag-aari ng illegal na droga at sumailalim siya sa medikal na pagsusuri sa Western Leyte Provincial Hospital. Naglabas si Judge Tarcelo Sabare Jr. ng Regional Trial Court Branch 30 ng dalawang search warrant laban kay Rolando Espinosa at sa isa pang pinaghihinalaang kasangkot sa illegal na droga na si Raul Yap doon sa Baybay City Provincial Jail sa Barangay Hipusngo. Sa hinala na itinatago nila Rolando ang baril at shabu sa kanyang selda. At nang sumunod ang pangyayari, uugong ang balitang gigimbal sa administrasyon ni Duterte. Ang CIDG ng Region 8 na pinamunuan ni Superintendent Marvin Marcos ang nagsilbi ng mga search warrant sa madaling araw noong November 5, 2016. At nang isilbi ang mga warrant na ito, nagkaroon di umano ng palitan ng putok. Ayon sa CIDG, sina Rolando at Yap ay di umano'y unang nagpaputok sa mga operatiba na humantong sa palitan ng putok. Sa nasabing quote-unquote shootout, kapwa nasawi sina Espinosa at Yap. Ngayon, ang bagong alyansang makabayan ay nagpahayag ng matinding pagkabahala at pagdududa hinggil sa mga pangyayari na kapalibot sa pagkamatay ni Rolando Espinosa. Tinuturing nila itong cold-blooded murder dahil sa mga kaduda-dudang aspeto ng kaso. Ipinanawagan nila ang pagtanggal sa pwesto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG na sangkot sa insidente hanggang sa maisagawa ang masusing investigasyon. Binigyan din ng grupo ang posibilidad na ang pagkamatay ni Rolando ay maaaring magamit ng mga taong inakusahan bilang drug lords para sa kanilang kapakinabangan. Kumbaga, dead men tell no tales, ika nga. Hinamon nila si Duterte na kondenahin ang mga pagpatay at inilarawan ito bilang isang hakbang paurong sa kanyang kampanya laban sa droga. Samantala, ang Commission on Human Rights at ang Organisasyong Karapatan ay kapwa nanawagan na panagutin ang mga taong may kinalaman sa pagkamatay ni Rolando. Partikular na iniugnay ng karapatan ang mga pulis na sangkot sa insidente bilang narco-politicians at inakusahan ang CIDG ng paggawa ng isang rap-out. Kasabay nito, nanawagan si dating Senador Panfilo Ping Lacson para sa posibleng muling pagbubukas ng pagdinig ng Senado sa mga kamatayang kaugnay ng giyera kontra droga. Inilarawan niya ang insidente bilang isang malinaw na kaso ng extrajudicial killing at binigyang din ito bilang pinakamalaking hamon sa kredibilidad ng PNP. Inilahat ni Lacson ang posibilidad ng pagtatakip upang protektahan ang mas malalaking personalidad at tinanong kung bakit ang CIDG at hindi ang isang court sheriff ang naghatid ng waran, lalo na si Rolando ay nakadetain na. Inakusahan din niya na ang pagkamatay ni Yap ay upang walang maiwang saksi sa nangyaring insidente. Si dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa naman ay nagutos ng investigasyon sa pagkamatay ni Rolando Espinosa na may pangako na walang magiging cover-up. Sa araw ding yon ng operasyon ng CIDG, ang mga operatiba ay dumating sa pinangyarihan at natagpuan ng isang super caliber 38 pistol, isang magazine ng buhay na bala, isang sachet na hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia sa selda ni Rolando Espinosa. Isang panel ang binuo sa pamumuno ng Regional Director Chief Superintendent ng Region 8 na si Beltejar upang imbestigahan ang insidente. Bukod pa rito, ang Regional Internal Affairs Service ay nagplano rin ng hiwalay na investigasyon. Dito na pag-alaman na ang video footage ng operasyon ng CIDG ay nawawala. Ang otopsiya sa katawan ni Rolando ay nagpakita na siya ay binaril ng 4 beses kasama ang isang bala na tumago sa katawan na nagmumungkahi na maaaring siya ay nakahiga ng barilin. Napansin din na nawawala ang dalawa sa kanyang mamahaling singsing.
Ang mga bala ay dinala sa Regional Crime Laboratory para sa dagdag na pagsusuri. Tingin ng pamilya Espinosa at hepe ng Albuera Police, konektado ang pagpatay sa pagpapangalan ng alkalde sa mga pulis at ilang opisyal ng gobyerno na nakinabang umano sa drug trade. May isinumite noong notebook si Espinosa sa Ormoc Regional Trial Court noong September 7 kung saan may listahan ng mga pangalan at may mga cheque rin. Ang mga cheque nakuha raw sa naunang abogado ni Espinosa na pinaslang noong Agosto. Nakapangalan sa iba't ibang tao at minsay pay to cash ang mga cheque na ang ilan ay umabot sa 2 milyong piso ang laman. Pawang pirmado ang mga ito ng isang R. Espinosa na pinaniniwala ang anak ng napaslang na alkalde. Ang National Bureau of Investigation ay naging bahagi rin ng pag-iimbestiga at noong December 2016, nakarating ito sa konklusyon na ang pagkamatay ni Rolando ay resulta ng isang rap out o sa madaling salita, ito ay parang isang extrajudicial killing o pagpatay na hindi dumaan sa tamang legal na proseso. Binigyang din ng NBI ng arrest warrants na ginamit bilang batayan para sa operasyon ay malisyosong nakuha. Inilarawan nila sa insidenteng ito bilang isang sitwasyon kung saan ang mga biktima ay walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Bilang tugon sa karumal-dumal na krimen, ang NBI ay nagsumite ng mga kaso ng maramihang pagpatay at perjury o pagsisinungaling laban sa 24 na miyembro ng PNP-CIDG. Ang mga inakusahan sa kasong ito ay kinabibilangan ng mga opisyal at miyembro ng PNP-CIDG mula sa Region 8 sa Port Area, Tacloban City. Kasama dito sina Superintendents Marvin Marcos at Santi Noel Matira, Chief Inspector Leo Laraga, Senior Inspectors Deogracia Diaz at Fritz Blanco at iba pa. Pati na rin ang mga nakatalaga sa Regional Maritime Unit 8. Ang NBI ay nagbigay ng rekomendasyon para sa pagsasampa ng mga kaso ng perjury laban kay Chief Inspector Leo Laraga, Norman Chu Abellanosa at sa saksi na si Paul Olendan. Ang rekomendasyong ito ay bunsod ng pagkuha ng search warrant sa paraang may mali siya. Gamit ang search warrant na inisyu ng Executive Judge Tarcelo Sabari Jr. ng Regional Trial Court Branch 30 sa Base Samar, nakapasok ang mga pulis sa Baybay Jail. Sa isang masusing investigasyon, dumitaw na nagsinungaling si Olendan sa korte na ang kanyang testimonya ay naging batayan sa pag-issue ng search warrant. Ayon kasi sa testimonya o pahayag ni Olendan noong October 28, siya ay nasa loob ng Baybay Jail at nasaksihan niya si Raul Yap na nagre-repack ng shabu sa kanyang selda, habang si Rolando Espinosa naman ay may hawak na baril. Subalit, pinabulaanan ito ng ebidensya mula sa NBI. Ayon sa tagapagsalita ng NBI na si Ferdinand Labin, may mga saksi na nagpapatunay na si Olendan ay nasa Tacloban sa araw na yon na mahigit 100 kilometers ang layo mula sa Baybay City Jail. Patunay dito ang pagbiometric ni Olendan sa Tacloban na kinumpirma rin ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Maging ang assistant principal ng Leyte National High School ay nagbigay din ng patotoo na si Olendan ay nag-report sa trabaho sa nasabing araw. Dagdag pa rito, ang mga gwardiya ng bilangguan at iba pang mga bilanggo ay nagpatotoo na si Olendan ay wala sa loob ng Baybay Jail noong October 28. Batay sa mga ebidensya at patotoo, naniniwala ang NBI na ang paggamit ng search warrant ng mga pulis ay isang paraan upang lehitimong takpan ang maitim na operasyon. Sa isang pagdinig ng Senado, inilahad ng pulisya na sila ay pumasok sa Baybay Jail ng alas 4:00 ng umaga noong November 5. Subalit isang CCTV footage mula sa opisina ng Department of Public Works and Highways na malapit sa lugar ang nagpakita na ang pulisya ay pumasok sa lugar ng alas 3:05 ng umaga. Sa parehong pagdinig, sinabi ng pulisya na tumawag sila sa mga operatiba ng Scene of the Crime Operatives or SOCO ng alas 3:49 ng umaga. Ngunit ayon sa NBI, natapos na ang operasyon ng pulisya sa oras na yon. Si NBI Assistant Regional Director Jerry Abiera na pinangunahan ang forensic team sa investigasyon ng krimen ay nag-ulat na ang mga gwardiya ng bilangguan at ang ibang pulis ay pinaharap sa pader habang ang ilang mga bilanggo ay inilipat sa ibang selda sa oras ng pagpatay. Na makapasok na raw mga pulis CIDG. Nagsabi sa amin na talikod kayo, talikod, tapos kneel down, naka-face the wall kami. Tapos may nagtanong sa amin na kuwan na may yung baril nyo i-unload, release magazine, tapos ilagay lang dito sa kawan. Tapos yun. Isang bilanggo ang nagpatotoo na bago pinatay si Raul Yap, tinanong siya ng mga operatiba tungkol sa kanyang pangalan at kaso. Isa pang saksi na bilanggo rin ang narinig si Rolando na nagsabing, "Magandang umaga po, huwag niyo akong lagyan, wala akong ganyan." Pagkatapos mapatay si Rolando, isang operatiba ng pulis na may suot na guwantes at may daladalang baril ang pumasok sa selda ng alkalde.
Ayon sa saksi, nang lumabas ang lalaking pulis, wala na itong dala na baril. Ayon sa tagapagsalita ng NBI, batay sa direksyon ng mga putok, kung mayroon mang shootout na nangyari, dapat sana ay may mga tama ng bala patungo sa pinto, ngunit wala. Ipinahayag niya na ang naganap ay isang planadong pagpatay na nagpapakita ng sobrang paggamit ng puwersa at kawalan ng kakayahan ng mga biktima na ipagtanggaw ng kanilang sarili. Isa sa mga operatiba ay nakitang gumawa ng senyas na thumbs down at nagpaputok sa mga selda ng bilangguan. Sa kabila nito, hindi nakita ng NBI ang footage ng insidente dahil nawawala ang hard drive ng CCTV. Gayunpaman, sinabi ni Lavin na ginawa ng forensic team ang lahat upang i-recreate ang pinangyarihan ng krimen. Ang kanilang mga natuklasan sa forensic ay naaayon sa mga testimonya ng mga saksi. Naniniwala sila na may kriminal na intensyon sa likod ng insidente na may pagkakaisa sa layunin at may sabwatan sa naganap na aksyon. Pero bago pa pala mangyari ang pagpatay kay Rolando Espinosa Tol, ay noong October 2016, si Superintendent Marvin Marcos na nanguna sa operasyon sa selda ni Rolando Espinosa ay tinanggal sa kanyang posisyon ni PNP Director General De La Rosa. Ang pagtanggal ay bunga ng mga akusasyon na si Marcos ay ikasangkot sa operasyon ng illegal na droga sa Region 8. Isang alegasyon ay tinuro ni Kerwin Espinosa, anak ni Rolando Espinosa. Sinungaling talaga yan, drug lord yan eh. Sa credibility lang, para sa akin, zero yan, si Espinosa. Bakit tayo nakikinig sa isang drug lord? Pag-aaway-awayin ng pulis para siguro ma-divert yung, hindi lang siguro, para may divert doon kami mag-focus gaya nung ganito nangyayari. Imbis mag-focus kami doon sa mga drug lord, tapusin yung illegal drug sa Pilipinas, nandito kami nagtatalo-talo. Bagamat si Marcos ay inilipat sa Region 9, isang mataas na opisyal ang nag-utos ng kanyang mabilis na pagbabalik sa Region 8. Si De La Rosa, sa kabila ng kontrobersya, ay pumayag sa pagbabalik ni Marcos sa CIDG Region 8 sa kondisyon na ito isisiyasati ng Internal Affairs Division. At noong November 5 nga, dito na naganap ang malagin na sinapit ni Rolando Espinosa at Raul Yap mula sa operasyon na pinangunahan ni Marcos. Sa hinala na itinatago nila Rolando ang baril at shabu sa kanyang selda. Bilang tugon sa pangyayaring ito at sa lumalakas na publikong pagtutol, November 7, 2016, ang punong tanggapan ng CIDG sa Quezon City ay nag-utos na tanggalin si Marcos sa kanyang pwesto bilang hepe ng CIDG Region 8. Ang serye ng mga kaganapang ito ay nagdulot ng malawakang kontrobersya at pag-aalala tungkol sa mga isyu ng karahasan, korupsyon at accountability sa loob ng pulisya at gobyerno. Noong November 10, bilang tugon sa kontrobersyal na pagkamatay ni Rolando Espinosa, si De La Rosa ay nag-utos ng administratibong pagtanggal sa mga pulis na sangkot sa insidente, kabilang na si Superintendent Marvin Marcos. Ang mga natanggal na opisyal ay inilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit sa Kamkrame, kung saan sila ay naharap sa investigasyon ng Internal Affairs Service or IAS at iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng National Police Commission at ang National Bureau of Investigation. Sa kabilang banda, si Pangulong Duterte, sa kanyang mga pahayag, ay ipinahiwatig na wala siyang nakikitang problema sa pagkamatay ni Rolando at binigyang diin na hindi niya kukwestiyonin ang aksyon ng mga pulis sa insidenteng ito. Ayon sa Pangulo, ang paglilipat sa mga pulis sa ibang posisyon ay maaari magdulot ng demoralisasyon sa kanila, lalo na sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. I will not allow these guys to go to prison. Maski na sabihin ng NBI ang murda. Eh, total, under mo yung NBI ko. Ay, under ko rin yan eh. Department of Justice. Sa isang pagdinig sa Senado noong November 23, inihayag ni Kerwin Espinosa ni si Marcos ay tumanggap di umano ng pera mula sa kanya na nagkakahalaga ng 3 million pesos para sa kampanya ng asawa nito. Itinanggi naman ito ni Marcos. Sa mga sumunod na araw, inamin ni De La Rosa na isang kumpare mula sa Malacanang ang nag-request na ibalik si Marcos sa pwesto matapos itong una nang tanggalin. Bagamat tumanggi siyang pangalanan kung sino ito, nilinaw niya na hindi ito ang Pangulo. Gayunpaman, November 29, sinabi ni De La Rosa na may mas mataas na opisyal ang nag-utos sa kanya na ibalik si Marcos. Ngunit hindi rin niya tinukoy kung sino ito. Noong December 1, ang dating Senador Leila De Lima ay nagsabi na si Christopher Bongo ang namagitan para sa muling pagkakatalaga ni Marcos, bagay na itinanggi ni Go. Sinundan ito ng pagtanggiri ni De La Rosa na si Go ang namagitan. At noong December 2, pansamantalang inialis ng PNP IAS ang restrictive custody order laban kay Marcos at sa iba pang sangkot.
Bagaman hindi sila agad na muling itinalaga, pinayagan silang umalis sa Camp Karame upang ihanda ang kanilang mga kontra sa Laysay. Pero sa isang hindi inaasahang pag-amin ilang araw pagkatapos, inihayag ni Duterte na siya pala ang nag-utos kay De La Rosa na ibalik si Marcos sa kanyang pwesto na nagdagdag ng isa pang layer ng komplikasyon sa buong issue. Kinabukasan, December 3, 2016, si Rolando ay inilibing sa Catholic Cemetery sa Albuera, Leyte, kasunod ng isang Requiem Mass sa St. James Parish Church. Ang libing na ito ay dinaluhan ng humigit kumulang 1,500 katao. Noong March 2017, humarap sa Baybay Regional Trial Court sa Leyte sina Marcos at 18 ibang pulis na sangkot sa pagkamatay ni Rolando Espinosa. Para ito sa pagbabalik ng mandamiento de aresto sa mga suspect na ito, inilabas din ang kanilang mugshot at humarap sila sa patong-patong na kasong murder, robbery at pagtatanim umano ng ebidensya kina Espinosa at Yap. Kinasuhan din ang tinatawag na malicious procurement of search warrant at perjury o pagsisinungaling ang ilan sa mga suspect na pulis. Noong buwan na rin ito, inilabas ang rekomendasyon ng PNP Internal Affairs Service kaugnay ng kasong administratibo at grave misconduct laban sa mga pulis na ito. Noong June 2017, binago ng Department of Justice ang paratang laban sa grupo ng mga pulis na pinamumunuan ni Superintendent Marvin Marcos at 10 iba pa at ibinaba ang antas nito mula sa murder patungo sa homicide sa kaso ni Rolando Espinosa at Raul Yap. Ang grupo ng mga pulis na ito, kasama sina Senior Inspector Deogracia Diaz III, Chief Inspector Calixto Canillas Jr., Inspector Lucrecito Candelosas, SPO2 Benjamin Dacalios at Antonio Dusil, SPO1 Mark Christian Cadillo, PO3 Norman Abellanosa, PO2 Jan Ruel Dokulan at Jamie Boxal, at PO1 Jerian Kabiaan ay orihinal na sinampahan ng 2 bilang ng pagbatay dahil sa kanilang di umano'y pagkakasangkot sa pagkamatay ni Espinosa at ng isa pang bilanggo na si Yap. 4 pa mga pulis, sina Superintendent Santi Noel Matira, Chief Inspector Leo Laraga, SPO4 Melvin Caboyit at PO3 Johnny Ibanez ay hinarap ang mga kaso kaugnay na pagbatay kay Espinosa. Samantala, 4 na iba pang kasapi ng pulisya, sina Senior Inspector Fritz Blanco, SPO4 Juanito Duarte, PO2 Floyd Ortigueza at PO1 Bernard Orpilla ay sinampahan naman ng pagbatay kay Raul Yap. Pero rub out man o engkwentro ang nangyari ay tila natuldukan na ang kaso dahil noong October 2021, si Judge Catherine Pespes Manodon ng Quezon City Regional Trial Court Branch 104 ang nagdesisyon na linisin ang mga pulis sa kasong homicide dahil hindi napatunayan ng mga taga-usig ang kanilang kasalanan. Kasama sa mga naabswelto ay siyempre si Colonel Marvin Marcos na ngayon tol ay direktor na ng CIDG Field Office sa Region 12. Ano ang inyong opinyon, tol, sa kahalagahan ng due process sa mga operasyon ng pulisya, lalo na sa mga sensitibong kaso tulad ng ilegal na droga? Ano ang nararapat na papel ng pamahalaan sa pagtiyak na ang mga pulis ay sumusunod sa batas at hindi lumalabag sa mga karapatang pantao? Sa inyong palagay, ano ang mga dapat baguhin sa sistema ng hustisya sa Pilipinas para maiwasan ang mga insidente ng pag-abuso sa kapangyarihan? Paano maibabalik o mapapabuti ang tiwala ng publiko sa mga law enforcement agencies sa Pilipinas? Meron ba kayong personal na karanasan o kwento na may kinalaman sa mga epekto ng war on drugs sa inyong komunidad o pamilya? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!